Yan. Okay, good evening. Share ko lang yung experience ko. Kasi sa tatlong sasakyan na nahiwakan ko na Celerio, tatlong beses ko na rin ito naranasan. Tatlong beses na rin na may gantong issue na nangyari. Nagpalit ng pyesa, hindi naman pala yun ang kailangan gawin. So, ito yun. Noong una-una, may customer ako na nasiraan siya ng aircon. Madami nang pinalitan sa aircon niya, nagpalit na siya ng condenser, nagpalit siya ng compressor, nagpalit siya ng evaporator, oxpan motor, nagpalit din siya, expansion valve, nagpalit din siya. Pero ang issue, hindi nag-automatic yung aircon niya. Ganun pa din. Tawag nito, hindi siya nagtutuloy-tuloy, napuputol, tapos matagal siya bago mandar, ganun. Basta hindi maganda yung aircon system niya. Sa madaling salita, hilaw yung aircon niya. Hilaw, walang lamig. Minsan, malamig lang pag umaandar, pag moving siya, ganun. Pero pag nag-traffic siya, para siyang naka-blower lang, mainit yung buga ng aircon niya. Tapos, meron siyang ginawa, tapos na-solve yung problema niya. Hanggang ngayon, okay na yung aircon niya. Hindi ko alam kung napalitan niya yung parts na yun kasi medyo may kamahalan. Pero yung parts na yun, mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung tinutukoy ko. Tapos ito namang sa akin, naalala nyo, may upload ako last time na video na nagpalit ako ng valve dito kasi merong leak. May leak to. Then, yung araw din na yun, pagtapos na gawin niyang leak, naglolo ko pa rin yung aircon, hindi siya lumalamig. So, nagpalit ako ng expansion valve. That's the expansion valve. Pinalitan ko ng expansion valve. Nangyari, hindi pa rin siya lumalamig, hindi siya nag-automatic. As in, talagang hindi siya nag-automatic. Nagdaganyan pa rin siya. Kumbaga, walang ano, katulad nung unang sinabi ko sa iyo na naging customer ko. Ganun yung nangyari. So dahil wala naman akong budget, so hindi ko na-trinay na papalitan to. Papalitan yung evaporator, yung compressor ko, hindi ko naman yan ano. Kasi lumalamig naman siya, pero hilaw, sobrang hilaw niya. Pag tirik ang araw, tirik din yung init sa loob. So, dahil naalala ko yung customer ko na yun, ginawa ko ngayon sa kotse ko. Basta yung item na yun na sinutukoy ko, mamaya ipapakita ko kung ano yun, kung ano yung parts na yun nagkakaroon ng problema. Na baka naranasan nyo rin, pwede rin maging solusyon sa problema nyo sa aircon. Tapos itong Monday lang, itong week lang, nung Monday lang, meron akong customer na same issue din, na nangyari din ganito. Ganito rin. Ang nangyari, ganun din. Like nung una, ganun din ang nangyari. Itong nangyari sa kotse ko, ganun din. Tapos nung Monday, nangyari din sa kanya. So, ang ginawa namin, nagpalit din kami ng expansion valve para sure din kami na pag nagpa-vacuum din kami, like nang ginawa dun sa unang customer ko, sa akin din, nag-vacuum din, ganun din. Yung sa customer ko ngayong nung Lunes, ganun din, binakyum, pinalitan din expansion valve. Pero ganun pa rin ang nangyari. So, ang ginawa ko, inisip ko na baka same din to nang nangyari dun sa unang customer ko, saka dito sa kotse ko. Ngayon, ituturo ko na sa inyo kung ano yung naging problema. Pero bago yan, tignan nyo to, yan o. Pag mula nung na-solve yung problema, ito na siya, ayan, oh. Para siyang bagong labas sa kasa. Yung aircon niya, sobrang pawis na pawis. Pawis na pawis. Hindi malamig dito sa amin ngayon kasi ang init sa amin ngayon dito sa Cavite. Parang yung gabi namin, parang umaga na painit, parang ganun. Mainit dito sa Cavite ngayon. Ayan. Nagmumuhis yan, ha? Ayun na yun po. Umaandar yung makina. Umaandar yung aircon. Nag-automatic naman, ha? Naririnig nyo. Kasi kanina pa nag-video, nagpapatay hindi yung oxpan motor ko. So, good yung automatic. Ito ngayon, papakita ko sa inyo. Kung ano yung naging problema. Nung
car number 1, saka itong car number 2 na sa akin, saka nung number 3. Eto ngayon siya. Nandito na ako ngayon sa loob ng sasakyan. Ito ngayon ng dashboard. Ang naging reason kung bakit nasira, kung bakit nagkaganon yung car number 1, saka itong kotse ko, saka itong latest na ginawa naming sasakyan. Dahil dito sa switch na to. Maaring naranasan nyo, or baka late lang ako na nakaranas, or naranasan ko na, hindi ko lang nasishare sa inyo. Pero kasi sa pangatlong beses, parang ang ano na, sabi ko parang madalas na yata merong nag-ano, nasisiraan na ito. Kasi nakakasanayan natin, di ba? Papatayin muna natin to, tapos bubuksan, papatayin natin yung aircon, or sa umaga, bubuksan, tapos papatayin. Kumbaga, nadadalas natin pindutin to. So, sa madaling salita, naglulus siya, madali siyang masira. So, ingatan natin to. Ang ginawa ko ngayon, pinatay ko muna yung ano, switch off, naka-off muna yung ilaw, tapos saka ko siya ngayon pinindot ng madiin, tapos pinakiramdaman ko kung pag nakapindot ako ng madiin, mag-automatic ba yung aircon ko? Magpapatay sindi ba? Magpapatay sindi. Pero syempre, maging patient ka lang. Kailangan may patient ka, maghintay ka lang na mag-automatic uli yung aircon mo. Pag yun, nag-automatic na, ang gawin mo na, kuha ka ng papel. Ayun o, kalsuan mo lang. Medyo may kamahalan kasi to, para dito lang sa problema na to. Buo naman kasi lahat to eh. Ito lang may problema. So, hindi ako sure kung may nabibiling ganito lang. Pero ang alam ko, wala. Isang buo talaga yan. Kasi yung likod niyan, di ba, isang buo din na parang frame na ng mga switch o ng mga ano, ng board, parang ganun. So, ayun ang ginawa. Sa car number 1, yan ang na-experience niya. Nag-ganun ito, nag-okay yung aircon niya. Ngayon, hindi na siya nagpaparamdam sa akin na okay na aircon niya. Pero thank God, nagkaroon ng magandang kinalabasan yung aircon niya after na masubukan niya to o masubukan naming gawin to. Tapos, ito rin sa kotse ko. Ito siya. Ayan o, nakita niya naman. Hindi sa pakiabangan, number 1 lang to sa tanghaling tapat. Sobrang lamig, parang bago yung aircon. Hindi dahil, siguro din dahil nagpalit ako ng expansion valve. Siguro nakatulong din yon para maganda ulit yung flow ng Prion. Diba? Siguro point, may points din yon. Yung palit ka ng expansion valve, nagpa-vacuum ka ng Prion, tapos nagpalit ng bagong Prion, may points din siguro. Or may point talaga siya, o may point siya para guminito uli yung aircon niya. Ang lamig ng aircon, kung mapapansin nyo, ayan o, nagmumoy siya dito sa vent, sa aircon vent ko. Ayan o, nagmumoy yung aircon vent ko, ayan o. Diba? Legit yan mga sir, mga ma'am sir, legit talaga. Na-experience ko, 3 beses na. Tapos yung 3 beses na itong Monday lang, ganito ginawa namin. Ganyan. Ang hindi pala, ganito ginawa ko. Kinapa ako ulit. Kasi nga, ganun din nangyari sa kanya eh. Hindi pa rin lumalamig. Nagpalit na kami ng expansion valve. Nag-vacuum na ng Prion. After namin gawin to, ang resulta, sobrang ganda. Sobrang ganda. Ang sabi ko sa kanya, kung may budget ka, palitan mo na lang para kung medyo irritable ka dito sa kalso na to, palitan mo na ng bago. Pero kung hindi naman sa'yo big deal, hindi ka maselan, hindi ka maarte, okay na yan. Kung meron kang pwedeng pangkalso na kulay itim dyan para hindi halata, mas maganda. Basta importante, lagi lang siya nakabukas. Lagi siya nakabukas. So pag magpapatay ka ng aircon, yan, diretso patay na. Tapos pag magbubukas ka, yan, diretso bukas na. Ganun na yung pinaka ano. Kumbaga wala nang, huwag mo nang pindut-pindutin to. Kumbaga sa ano, mga bata, huwag mo nang paglaruan. Huwag mo nang pindut-pindutin. I-fix mo na lang naka-on para hindi na siya mag-cause ng pag-lose o pag-ano, pag-malfunction niya. O yun lang, na-share ko lang naman
Pero kung sabi ko nga sa inyo, kung naranasan nyo na at ginawa nyo na tong hack na to, parang hack ba tawag dyan o ano ba tawag dyan? Kung nagawa nyo na, di goods, kung naranasan nyo, naging good yung aircon nyo, mas ganda yan, thumbs up tayo dyan. Pero kung may iba pa kayong na-experience na baka iba sa akin, na taon lang na ganun yung na-experience nyo, pero iba yung naging solusyon nyo, na taon na magkaiba tayo ng solusyon, share nyo lang din. Pwede na lang, i-share nyo na lang sa comment section kung ano yung na-experience nyo. Pero ito sa akin kasi experience ko, yung first car na hinawakan ko, ganun ang nangyari. After nyan, naging goods. Itong mismong sasakyan ko, naranasan ko mismo sa sasakyan ko, ha. Nagganoon, nagpalit ako, yun nga, may una kong video, nagpalit ako ng bulb doon kasi may singaw. Tapos syempre, dahil medyo ano, sabi ko, naghihilaw nga siya. So, nagpalit ako ng expansion bulb. So, tapos nagpa-vacuum ako. Tapos ganun pa rin, so ginawa ko, ito nga, kinalsuhan ko to, yan. Tapos, ayun na siya, ito na siya, yung aircon ko, ito na, lamig, nakita nyo naman, nagmumoist yung, ano ko, yan o, nagmumoist yung vent, nagmumoist yan o, tubig yan. Baka sabihin nyo, laway lang yan, ha, choke lang, tawag na ito. Tapos yung dun sa hose sa labas, nakita nyo naman, na moist na moist. Tapos yung last na customer ko, netong Monday lang, ito na yung nararanasan niya, itong lamig na to. Ang nararanasan niya. Hindi, alam mo naman, hindi na nagparamdam yung customer. So, sa madaling salita, shoutout sa'yo, ma'am. Tawag na ito, hindi nagparamdam yung customer. Ibig sabihin, goods na yon. Kasi kung hindi goods yung aircon niya, magpaparamdam pa yon, magtatanong pa yan si ma'am. Pero dahil, I think, at sana naman, naging goods na talaga yung aircon niya, okay lang yun. Wala, kahit hindi nagparamdam si ma'am, okay na. Importante, naging okay yung aircon niya, natulungan natin siya, natulungan ko siya na maayos yung aircon niya. Ayun, yan. Pag na-experience nyo lang, mga sir, mga ma'am, try nyo lang. Wala namang mawawala. Wala ding bayad dyan. Kasi kayo mismo ang gagawa niyan. So, no need to pay labor, no need to pay items or parts. No, hindi nyo kailangan magbumili ng mga parts para lang. Try nyo lang muna. Pag nag-okay yan, dahil sa sinabi ko, good yan, pero kung may iba pang problema, hindi siya nag-okay, hindi siya nag-click sa inyo, or hindi siya nag-okay sa inyo, punta na kayo sa technician talaga, kasi sila talaga ang makakasagot ng problema nyo. Okay ma'am, mga ma'am, sir, maraming salamat sa panonood, sana nakatulong yung video na to. Sige, hanggang sa muli.